Hello everyone! Today we're going to do a product review and yung product na gagamitin ko is from Careline. Meron akong apat na shades dito. Ito yung bagong-bago nilang Better Than Basic. If you wanna know guys kung okay ba tong product na to, then please keep on watching. So yun nga, apat lang yung meron ako guys. So ang shades na nasa akin is Gotta Go, Tutu, Brick D, and yung isang metallic na luster. Ganito yung packaging niya. Nabili ko siya for $195. Nung binili ko siya, naka-buy 2, take 1 sila. Nabili ko siya sa Watson's, SM City, Lucena. Ganito yung box niya. Nakalagay dito yung, syempre, yung pangalan, Careline Matte Liquid Lipstick. And yung metallic, nakalagay naman sa kanya is Careline Melted Metallic Lipstick. And on the other side, nakalagay yung Better Than Basic. And on the top, nandun yung shade name niya. On the other side ng box, nandun yung iba niyang details. 24 months siya, tatagal after you open the product. And this contains 5.5 ml. And nakalagay din dito is paraben free. Meron silang kliklin dito. Nakalagay dito, babasahin ko lang saglit ha. Ultra pigmented, ultra matte. The Careline Matte Liquid Lipstick is a creamy liquid lipstick that glides on the lips and sets to a super comfy, super matte finish with major talaga, with major color payoff. Pag binuksan mo yung box, ganito yung makikita mo. Yung lalagyan niya is plastic. Yung takip niya is metallic. Yung amoy niya is may pagka-similar dun sa foundation ng Maybelline. Dream Satin, yun. Thank you, nandito anak ko. Yun, Maybelline Dream Satin, ganun yung amoy niya kasi kanina ginamit ko siya and parang may similarity sila. Yung doe foot applicator niya is katulad lang ng mga normal na liquid lipstick. So, yun lang. Doon na tayo sa swatches. Okay? The wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go. Na natin kasi may kasama akong bata ngayon. Ang shade na gagamitin ko is itong nude ng itong Gotta Go. Ito yung nude sa mga pinili ko. Palis kami ngayon and ito yung naisipan kong gamitin para hindi naman exaggerated. And we'll grow in number fueled by them to see the horizon turn us to thousand. Ganito yung one layer niya. Parang hindi ako nakafocus. Yan, ganito yung one layer niya. Hihintayin ko lang siya matuyo, tapos mag-apply ako ng another layer. Okay, so nag-set na siya and hindi siya yung matte na, alam mo yun, yung pag gumanto ka, hindi didikit. Medyo tacky siya. Ayoko ng ganun lipstick. Ayoko talaga ng ganun. Gusto ko mabilis mag-set tapos walang tacky feeling. Kaso ito, kita nyo ba? Okay, mag-apply ulit ako ng another layer kasi medyo nakukulangan ako sa kulay niya. Storms we chase are leading us. Ganito yung itsura niya. So, mabilis siyang mag-set, pero may tacky feeling. Titest ko na lang to. Aalis muna kami, tapos kakain, and then babalik ako sa inyo for my update. Time check pala tayo. 8:51 in the morning. And babalik ako sa inyo mamaya pag meron na siyang pagbabago. Or pagkatapos kong kumain, kung ano mangyayari. Through the wastelands, through the highways. Sa katatapos ko lang mag-lunch and ito na yung itsura ng aking labi. Sana nakikita ninyo ng maayos. Check ko siya sa salamin, hindi pa ako nakapagsalamin ngayon. Parang 20 minutes yung nakakalipas simula nung natapos ako kumain. 1:04 in the afternoon.
And kanina, nung umalis kami ng bahay, kumain ako ng ice cream kasi binili nung asawa ko yung anak ko ng ice cream. Tapos umayaw yung anak ko, ako na yung kumain. Ngayon, nagkain kami ng lunch pagka-uwi sa bahay. And ito na yung current situation ng aking lips. Kuha lang ng salamin, guys. Okay, so nakikita ako, nag-bleed siya, guys, dito. Meron konti. Ayun, oh. May konti dito, may kumalat. And din ang pinaka-ayaw ko sa lipstick pag nakain ako, kakalat dito. Ang pangat kasi tingnan. Okay lang siya matanggal ng konti dito sa inner part ng labi. Pero yung mag-bleed ka pa, parang... So yun nga, nag-bleed nga siya. And ang itsura na ng labi ko is para na lang ako naka-lip liner. As in talagang parang... Grabe yung tanggal niya eh, no? Kumain lang ako ng ice cream kanina, tapos... konti na tanggal sa may inner part. Ay, hindi pala siya konti. Kasi parang halos mawawala na rin siya eh. Totoo yung sabi nung kasister ko sa YouTube na uminom lang daw siya ng tubig, nawala na daw yung lipstick. But then, on care line. Sayang yung pera ko. This may sound maarte sa inyo, pero talagang I want to be honest with you guys. Kita niyo naman yung resulta. Hindi to ka-etchosan, ha? So, pag-usapan natin yung pros and cons itong product na to. Okay, dun muna tayo sa pros. Maganda yung color selections ng kanilang liquid lipstick. Okay, merong nudes, merong reds, may pinks, merong mga dark, tapos meron pa silang metallic, di ba? Maganda yung packaging niya eh. Wala kang masasabi sa packaging. May box na, merong maganda pa yung itsura niya. Hindi siya mukhang pipitsugin. Medyo may pagkaklase yung kanyang packaging. Third one, na nagustuhan ko sa kanya is lahat ng information na kailangan mong malaman is nandun sa box. If you're looking for the ingredients, nandun sa box. Expiration date, kung hanggang kailan lang siya magtatagal. Nakalagay din doon, it's paraben free, which is nice sa isang product. Yung shade name niya, nandun din, nakadisplay din doon sa box. Madali mo siyang makita. And kahit buksan mo yung box na kuha mo yung mismong product, nandun pa rin yung shade name niya. Wala siyang scent. Wala siyang amoy. Okay, doon na tayo sa cons. It's pricey for the price of $195. Pricey na siya sa akin kasi pinag-compare ko yung price niya dun sa quality niya. Which is, yung price niya, hindi siya akma dun sa quality nung lipstick. Bakit ganun? Magiging okay sa akin to eh. Okay lang na matanggal yung inner part. Kasi normal naman talaga sa mga liquid lipstick ngayon na matatanggal yung inner part pag nakakain ka ng oily na food. Pero kanina, hindi naman oily yung ice cream. Pag nag-set siya, hindi siya yung matte na matte talaga na hindi magdidikit yung labi mo. Hindi siya ganun. Ano siya, may tacky feeling na napaka-sticky talaga niya. Pero ngayon, wala nang tacky feeling. Bakit? Kasi wala na yung lipstick dito sa loob, sa inner part ng aking lips. And then, nag-bleed siya, guys. Be careful pag gagamit kayo nito. Lagi niyong i-check yung inyong chin area kung merong kalat kasi... Kahit konti yan, no? Kahit konti lang siya. Ayoko talaga. Ayoko na bibleed. Kayo na, guys, ang bahala kung gusto nyo pang itry ito. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. And if you think na nakatulong tong video na to, please don't forget to like this video. Comment kayo sa baba kung meron kayong katanungan and sasagutin ko siya sa abot ng aking makakaya. Share this video para makatulong sa iba. Make sure to click the subscribe button tapos i-click nyo rin yung bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong videos. So yun lang, guys, and maraming salamat ulit sa panonood and see you again on my next video. Yeah.